Kronos, ang hari ng mga Titans at siya ang pinakabatang anak ni Uranus ang langit at si Gaia na mundo. Sinasabi nila na itong si Kronos ay ang isang diyos na makasarili dahil pinatunayan niya na siya nga ay gaya din ng kanyang ama na si Uranus. Mga kaibigan, ating tunghayin ang kwento ni Kronos, ang hari ng mga Titans. Dito lang yan sa RJ TV. Nagsimula ang lahat nang magawang mapatalsik ni Kronos ang kanyang amang si Uranus ay siya na ang naging hari ng mga Titans. At sa pangyayaring iyon, nang dahil sa gusto niyang matupad at makamit ang kanyang mga kagustuhan, ay gusto niya palaging maibibigay ang lahat ng kanyang hinihiling. Nang tumagal nga, ay lumaki ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Naging mayabang at mapagmataas na itong si Kronos. Tulad ng kanyang amang si Uranus, ang mga Cyclops at mga Hecatoncharis ay kanyang kinamuihan din, kung kaya't ang mga ito ay kanyang ibinalik ulit sa lugar ng Tartarus, na ito nga ay ikinalungkot muli ng kanyang inang si Gaia. Pinakasalan ni Kronos ang kanyang nakatatandang kapatid na si Rhea, at dito ay nalaman niya ang maaaring mangyari sa kanya sa hinaharap. At ito ay ang isa sa magiging anak nila ni Rhea ay ang maaaring magpabagsak at papalit sa kanya sa trono. At sa kanyang takot na mangyari iyon, ay dito nga naisip ni Kronos ang kanyang mapagmalupit at walang awang pamamaraan, na ito nga ay ang bawat isisilang na sanggol ng kanyang asawa ay kanyang agad lolunukin ito ng buo. At sa pagsilang nga ng unang sanggol nila na si Hera, ay agad itong nilunok ni Kronos. At sa sumunod nga na anak nilang si Hestia, ay kanya ding linunok ito ng agad nang walang awa nung ito'y kalalabas pa lamang. Sunod dito ay si Demeter, na hindi rin nakaligtas sa ginagawang paglunok ng kanilang ama, na sinundan pa ni Hades at Poseidon. Ang lahat ng mga anak nilang ito ay kanyang nilamon ng walang awa. Ngunit dahil nga sa ginagawang ito ni Kronos, ay nakaramdam ng sobrang galit ang kanyang asawa na si Rhea. Kaya sa kanilang pang-anim na anak na si Zeus ay ang tanging nakaligtas lamang dito. Bago pa man lumabas si Zeus, ay gumawa na siya ng plano upang iligtas ito. At dito ay nagbalot siya ng isang bato na hinulma niya na parang sanggol. Ginawa ni Rhea ito upang sa ganun ay ito ang lunukin ng kanyang asawang si Kronos. At doon nga ay sa pagkaabot pa lamang ni Rhea ang batong ito, ay agad nang binuka ni Kronos ang kanyang bunganga upang lunukin ito. Kahit pa hindi ito tinitignan ni Kronos. Kaya't matagumpay nga niyang malunok ang isang bato na inaakala niyang isang sanggol na si Zeus. At doon naman ay itinago ni Rhea si Zeus sa isang kuweba ng Crete upang sa ganun ay hindi ito makita ni Kronos. Sa paglaki ni Zeus ay nagkaroon siya ng galit at sama ng loob sa kanyang ama sa kadahilan ng tinangka siyang kainin nito at sa pagkakalunok nito sa kanyang mga kapatid. Kaya't balang araw, pag siya ay handa na, ay balak niya itong kalabanin. Pinakasalan ni Zeus si Metis, isang babaeng Titan na nagtataglay ng katalinuan at karunungan, na ito nga ay ang dahilan kung bakit nagustuhan ito ni Zeus. Limit sa kaalaman ng Diyos na si Kronos, ang kanyang mga nilunok na anak ay pwede palang mabuhay ang mga ito sa loob ng kanyang tiyan. At doon ay naisip ni Zeus na maaari niyang iligtas ang kanyang mga kapatid upang sa ganun ay maaaring makatulong ang kanyang mga kapatid sa kanyang balak na kalabanin ang kanilang ama. At doon din ay pinaalam ni Metis kay Zeus ang isang potion na maaaring ipainom ito sa kanyang ama
upang sa ganon ay isuka nito ang kanyang mga kapatid na linunok. Kaya't nang dumating ang pagkakataon ay gumawa si Zeus ng hakbang upang isagawa ang kanyang balak at siya ay nagpanggap bilang isang alagad na magpapainom ng potion kay Cronos. Matapos nga mainom ni Cronos ito, ay bigla itong nahilo at isinuka niya ang kanyang mga nilunok. Isinuka niya ang kanyang nilunok na bato at sumunod dito ay ang mga kapatid ni Zeus na sina Hera, Hestia, Demeter, Hades at Poseidon. Pero nang mailuwal ni Cronos ang mga ito ay hindi na mga sanggol, kundi nasa tamang edad at ganap ng Diyos ang mga ito. Upang mapalakas palalo ang puwersa ni Zeus sa pakikipaglaban sa kanyang ama at sa mga Titans, ay kanyang pinakawalan din ang kanyang mga tiyuhin na Hecatoncharis at Cyclops sa Tartaros. At bilang pasasalamat ng mga ito kay Zeus sa kanilang paglaya, ay niregaluhan nila ito ng isang sandata, kasama na din ang mga kapatid nito. Matapos ang lahat ng iyon, ay nagsimula na nga ang pagre-rebelde ni Zeus kasama ang kanyang mga kapatid laban sa mga Titans at sa kanilang ama na si Cronos. At naganap na nga ang matinding sagupaan ng mga ito na tila umabot pa nga sa 10 taon ang kanilang labanan at tinawag nga itong Titanomachy. Mga kaibigan, siguro hanggang dito na lamang ang ating kwento sa videong ito, ang kwento ni Cronos. Kung nais mo pang mapakinggan at mapanood ang iba pang kwento tulad ni Zeus at iba pa, ay maaari mong i-check ang ating playlist sa channel na ito. Iyon lamang mga kaibigan. Muli, ito si RJ TV, nagpapaalam at nagpapasalamat.